So, hi guys, for today's video, pag-usapan natin kung paano nga ba kami nakarating ng Amerika na wala masyadong ginastos or nagastos. Kaya, just stay tuned and watch this video. Let's go! Hi! Kumusta? Ako po pala si Jans, isang OFW. Gagawin ang lahat para sa pamilya. At pag-usapan nga natin kung paano nga ba kami nakarating ng Amerika na wala masyadong ginastos or gastos, right? 2015, umalis ako ng Pilipinas. Nagpunta ako ng Thailand, right? Pero si Mrs., 2013, nauna siya mag-abroad sa akin, pumunta siya ng Saudi Arabia as teacher. Then, nagpakasal kami ng 2015, at after ng wedding namin, nagpunta ako ng Thailand, siya, bumalik muna siya ng Saudi Arabia kasi tinapos na yung contract niya. At ako is nagpunta ako ng Thailand, so LDR kami guys. At sumunod siya sa Thailand at naging teacher kami sa Thailand for ako is for almost 5 years or 4 years at si Mrs. naman 3 years. At 2019 pumunta kami dito sa Amerika. Nag-America kami for 5 years na ngayon, mag-almost 5 years na 2024. So ano bang ginawa namin? Paano kami napunta dito at napadpad dito nang wala masyadong ginastos? Since teacher po kami, ako is teacher or nurse teacher, so graduate ako ng nursing at si Mrs. is English teacher siya. So ako sa Thailand guys, bago kami mapadpad is sped teacher po ako sa Thailand. It's an inclusion school sa Thailand, international school ako. At dahil nursing naman ako, related siya. At kumuha din ako ng Bachelor of Secondary Education, kaya naging teacher ako. So, kailangan mo yun para magkaroon ka ng license sa Thailand as teacher. At, ayan, both kami teacher ni Mrs. Sa international school ako, si Mrs. nasa Thai school. Dalawa kami nag-apply for US as teacher. Pero, may baby kasi kaming dala. 6 months pa siya noon na yung baby namin. Kaya, may deal kami kung sinong unang makahanap ng trabaho or sinong unang mabigyan ng contract, siya yung kukuha sa job. So, since siya yung nauna, so ako muna yung nagbantay kay baby. Pumunta kami ng Amerika, guys, 2019. So, ano ba ginawa namin? Wala kami masyadong gastos. Nag-apply kami through visa sponsor as teacher. So, yan yung marami kasing mga hiring na teacher, guys. Kung teacher kayo, pwede kayong mag-apply through visa sponsor. Sila na yung maghahanap ng schools nyo. Marami kaming na-explore dati. Gusto na namin din mag-Canada. Gusto namin mag-Australia. Yan, open sila. Pero isa sa mga nakita namin is US. Alright? So, gusto lang namin mamasyal. Isa sa option namin is maka-ano lang ng Amerika, di ba? Makaupo lang sa Amerika. Alright? So yun, nakapunta kami guys na wala masyadong gastos kasi lahat ng documentation, lahat ng petition, lahat ng bayad is cover ng visa sponsor. Tsaka may free pa, mga freebies pa. So yung main teacher, siya lang yung may extra na bayad sa plane ticket. So yung ginastos na namin is plane ticket ko kasi free pa naman yung baby namin that time. At ayan, dumating nga kami ng US na wala masyadong ginastos. So, yung gusto nyong mag-America guys, if teacher kayo, pwede nyo pong gawin yan. Maghanap po kayo ng mga visa sponsor na mag-guide sa inyo or datanggapin kayo as teacher, then sila na po bahala sa gastos nyo. Yung gagastos nyo lang po yung pag-gather ng requirements, yung mga documentation, yung mga TOR, diploma, yan lang yung gagastusin nyo. Kaya yun guys. At dito na nga kami naabutan ng pandemic. Since pandemic, hindi ko nakapag-work that time. At after pandemic, nakapag-work naman ako. Then,
nag-review ako kasi since nurse ako then nag-review ako for NCLEX for USRN at awan ng Diyos, last year naging nurse ako dito sa Amerika. But I'm still looking for a job kasi mahirap mag-petition. Maybe someone is trying to give us petition and then maybe someday magiging magtrabaho na tayo sa hospital. So maybe next year or this year, alright? So yun guys, kaya napakagandang opportunity po na binigay sa amin sa 2023 naging USRN tayo. Yay! At ayan guys, so yun lang yung ginawa namin paano kami nakapunta ng Amerika kasi may hiring ang mga teachers. So since teacher kami ni Mrs., nag-apply po kami. So pwede nyo po gawin yan, wala masyadong gastos. Yung gastos lang namin is the plane ticket ko. Siya may bayad din siya. Ay, may free ticket siya na worth $700. Nagdagdag lang kami kung naging mahal yung ticket. But okay lang naman. Konti lang yung nadagdag. So yun guys, ang ginawa namin. Pwede nyo pong gawin yan kung teacher po kayo. At pwede nyo pong gawin as nurse. Marami pong job vacancy for nursing. For nurses dito sa Amerika. At ayan guys, so sana nabigyan ko po ng idea kayo kung paano kami nakapunta dito. Ma-encourage kayo sa storya ko para matry nyo din, ma-explore nyo din yung Amerika tulad namin. So, maraming salamat po guys sa panonood sa video na to. At please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Jan's Vlogs. At follow nyo po ako sa ating Facebook page, Crew Jan's or Jan's Vlogs. So, kaya maraming salamat po guys sa pagsama ngayon. At ako po pala si Jan's. See you again in my next vlog. Bye!